Hi there, my name is Myra Kagete, your Pinay English teacher here on YouTube, and welcome to another video kung saan ay tuturuan ko kayo kung paano at kung kailan gagamitin ang has, have, and had sa sentences. At syempre, kailangang makinig kayong maigi dahil bibigyan ko rin kayo ng quiz para matest ninyo ang inyong sarili kung talaga bang meron kayong natutunan sa ating lesson for this week. Yung verb na have ay pwedeng maging main verb sa ating sentence at pwede rin siyang maging helping verb. Kapag sinabi nating helping verb, sa ibang libro tinatawag rin niya na auxiliary verb. So, helping verb at saka auxiliary verb, magkaparehas lang yan. Ano ba yung ibig sabihin ng main verb? Syempre, yun yung nagbibigay sa atin ng pinaka-idea kung ano yung ginagawa ng subject natin sa ating sentence or kung ano yung kalagayan ng ating subject sa ating sentence. Pag sinabi nating subject, syempre yan yung pinag-uusapan natin sa ating sentence. Pwede itong maging tao, pwede itong hayop or bagay o idea. Okay? Take a look at this sentence. I have a car. Sa sentence na yan, yung have ay ang main verb. So, ang ibig sabihin ng have dyan is mayroon, okay? Pag sinabi natin, I have a car, it means mayroon akong kotse. So, yung have dyan ay ang ating main verb. Sa second sentence naman natin, I have bought a car. Yung main verb dyan is bought. Yung bought ay ang past form ng buy. Yung have dyan ay ginagamit lang nating pantulong doon sa main verb natin para gawin siyang present perfect tense. Sa English, meron tayong 12 verb tenses na kailangan nating pag-aralan. So marami yan. Pero sa video na ito ay tututukan lang natin yung simple present tense at saka yung simple past tense. Yung simple present tense, ginagamit yan kapag ang pinag-uusapan natin ay yung kasalukuyan. Present tense lang. Yung simple past tense naman ay ginagamit, syempre, kapag ang pinag-uusapan natin ay yung nakaraan. Hindi na natin tututukan yung second sentence na yan kasi yan ay medyo mas komplikado na kung i-discuss ko pa yan sa video na ito. What we're going to do in this video is that I will just focus on have as the main verb. Ang have ay karaniwang ginagamit when we talk about ownership or possession. Ibig sabihin, kapag pinag-uusapan natin or kapag sinasabi natin kung ano yung meron tayong pag-aari or kahit ibang tao, kung ano yung pag-aari ng ibang tao o kung ano yung meron ang isang bagay. Katulad nga nung example ko kanina, I have a car. Ang subject natin dyan ay I. So pag sinabi natin subject, yan yung pinag-uusapan natin sa ating sentence. Ngayon, yung have nga dyan ay yung ating verb, yung ating main verb. I have a car. Ang past form ng have is had. Have is the present form, tapos had is yung past form niya. Ibig sabihin, kapag ang pinag-uusapan natin ay yung nakaraan, ang gagamitin natin ay had. Kapag present, ang gagamitin natin ay have. Ngayon, maaring nagtatanong kayo, paano naman yung has? Okay, yan yung karaniwang nakukuha ko na questions sa mga comments, no, na pag nagpo-post ako ng videos dito sa YouTube o kaya sa TikTok. Yung has ay ginagamit kapag ang subject natin ay singular. Kapag sinabi natin singular, isa lang. Okay? Halimbawa, woman. Isang babae. Woman. For example, this woman has a beautiful voice. Woman, yung subject natin dyan, has ang ginamit natin. Okay? Kasi nga, woman is a singular subject. Okay? Ngayon, pwede rin gamitin ang has kapag ang subject natin ay he, she, and it. So, ang ibig sabihin ng he at saka she sa Filipino is siya. Pero ginagamit natin yung she kapag ang pinag-uusapan natin or tinutukoy natin is babae, he naman kapag lalaki yung tinutukoy natin, and it naman kung hindi tao ang pinag-uusapan natin. For example, she has a beautiful voice.
So, yung subject natin dyan ay she, kaya ang ginamit natin ay has. So, sa sentence na yan, ang ibig sabihin, meron siyang magandang tinig. Diba? Meron siyang magandang tinig in the present, sa kasalukuyan. Yung have naman ay ginagamit natin kapag ang subject natin ay plural. Ibig sabihin ng plural, it's more than one, okay? Or two or more. So, higit sa isa. Halimbawa, women. Yung women ay ang plural form ng woman. Tingnan nyo yung difference ng spelling nila, okay? Yung woman may letter A, yung women ay may letter E. For example, these women have beautiful faces. Ang subject natin dyan ay women. That's plural, higit sa isa. Kaya ang ginamit natin ay have. Pwede rin natin gamitin yung have kapag ang subject natin is I, o kaya you, o kaya we, o kaya they. So, I means ako, you means ikaw, we means tayo, and they means sila. Have ang gagamitin natin kapag isa sa mga yan ang subject natin sa ating sentence. For example, they have beautiful faces. So, yung subject natin dyan ay they, kaya ang ginamit natin is have. Paano naman yung had? Yung had ay ginagamit sa lahat ng subjects. Kahit yan ay singular, o kaya plural, o kaya he, she, it, I, you, we, and they. Basta sa lahat ng subjects, pwede natin gamitin ang had. Basta tandaan nyo lang na kapag ang pinag-uusapan nyo ay ang nakaraan, okay, if you're talking about the past, you have to use had. For example, I had a pet dog. So, ang subject natin dyan is I, tapos yung verb natin dyan ay had. So, nagkaroon ako ng pet dog or nagkaroon ako ng alagang aso noong nakaraan. Kapag ang ginamit nyo dyan is, of course, had, ang ibig sabihin niyan, pinag-uusapan natin yung nakaraan. Another example, he had a pet dog. Ang subject natin dyan ay he. So, ibig sabihin niyan siya, pero tinutukoy natin dyan is lalaki. He had a pet dog. Kahit singular ang ating subject, syempre, pwede natin gamitin ang had. Kasi nga, pwede gamitin ang had sa lahat ng subjects. Ngayon, kung gagawa naman kayo ng mga negative sentences, ang gagamitin nyo ay don't, doesn't, at saka didn't. Halimbawa, wala akong kotse. So, kabaliktaran niya ng meron, di ba? Wala. Wala akong kotse. So, ang sentence natin kanina, I have a car. Ang negative sentence naman yan is, I don't have a car. Ito yung mga structures na pwede niyong sundan. Una, kung has ang verb mo sa sentence, tapos gusto mo siyang gawing negative, halimbawa, she has a job. In Filipino, ang ibig sabihin niyan ay mayroon siyang trabaho. Diba, has yung verb mo dyan kasi she yung subject mo. Pero kapag ang gusto mong sabihin ay yung kabaliktaran, wala siyang trabaho. Gagamitin mo yung doesn't para maging negative ang sentence mo. So, ang sasabihin mo, she doesn't have a job. Ang magiging basis na dyan ng pagiging singular ng verb mo ay yung doesn't. Teka, bakit naging have yung has? Bakit hindi doesn't has? Ganito kasi yan. Kailangan kapag ginamitan nyo na ng does or doesn't, do or don't, at saka did or didn't, ang kasunod na verb dapat niyan ay yung nasa base form lang. Ano ba yung base form? Nung nasa elementary pa lang tayo, kung natatandaan nyo, pinagkabisado tayo ng three forms of verbs. Yung base form, yung past form, at saka yung past participle form. For example, see, saw, seen. Know, knew, known. Eat, ate, eaten. And have, had, had. Magkaparehas lang yung past form at saka yung past participle form niya. Yung unang form na yan ay yung base form.
Yan yung hindi pa nag-iiba ng spelling para maging past at saka past participle form. O kaya kapag hindi pa dinadagdagan ng S yung verb, tinatawag din yan na root form or root word. Yan, ang kailangan nating tandaan is after ng does or doesn't, do or don't, did and didn't, kailangan na base form ng verb ang ating gagamitin. Kanina binigay ko yung example sentences na she has a job. Tapos yung negative niya ay she doesn't have a job. Sa have naman, they have a job. They don't have a job. Sa had naman, para sa past, they had a job. They didn't have a job. By the way, I have two videos about do, does, and did. Kung medyo nalilito kayo sa mga verbs na yan, you can watch those videos that I've previously uploaded here on YouTube. Are you ready for the quiz? Let's start! Thank you very much for joining me today and sana ay may natutunan ka. Kung meron, please do not forget to click the like button sa baba at you can also share this video with your friends at kung sino pa man na sa palagay mo ay gusto matutunan ang lesson natin for this week. And I hope to see you again in my next video. Bye!